Hintay lang tayo ng mga viewers. Power bank. Boy pa. Yun, discuss natin yung mga promo namin ngayong Christmas. December 5. Ay, live tayo mga kawato. Shoutout. Shoutout kay Sir Ace York. Tagalaguna. Hindi lang tayo ng mga viewers. Tapos, start tayo. Yun! Thank you! Thank you po sa dalawang viewers natin yan. Discuss po natin yung promo namin ngayong Christmas. Shoutout po sa dalawang viewers. Maghahanap po kayo ng stargazer, six-seater, eto. Yan. Thank you po sa nag-iisang like. Eto yung promo namin. Sa Kreta, 1.7 lang ang cash out. 1.7 tapos monthly kayo ng 24,991. Eto naman po, Staria. Good day, mukhang bigat ang promos nyo ngayon na. Yes po, Biyaherong Kahala, shoutout po. Maganda yung promo namin, yun niya, sa Kreta, 1.7. Tapos sa Stargazer Premium, 8K lang ang down payment. Ito, Stargazer X. Promo pa rin, 35K DP. Tapos sa Stargazer, meron tayong promo na free 5 months. 55 months niya nalang babayaran, mga ka-auto. Kung normal na 60 months, eto 55 months na lang. Eto, nireview ko to kanina, Stargazer X. I-edit ko lang, then for upload na rin. Siguro by tomorrow, na-upload na natin yan. Yan, shoutout po. Kung naghahanap din kayo ng Staria, eto, Staria Premium na 9-seater. 2, 4, 6, and 9-seater. Yun. Thank you po sa 5 na viewers natin. Yung mga promo namin, i-discuss natin. Sa H100, may promo tayo na 18,000 pa rin yung down payment. Wala tayong display ng H100 eh. Sa Stargazer Premium, meron tayong promo nasa 8,000 down payment. Tapos sa Kreta, ayun yung Kreta, 1,700 down payment po natin para sa Kreta. Yan, puntahan natin. Ito, Kreta. Ito, Stargazer GL. GL. Kung naghahanap kayo ng GL, ito. Pwede. Then, yung Kreta natin, ito, 1.7 lang ang down payment nito ng Kreta natin. Ito yung dating, magkano ba down payment nito? Parang 17,000, 8,000. Ngayon, bumalik po tayo sa 1.7. Christmas na kasi. So, maganda-ganda yung discounting natin ngayon. Ayan o, GLS din pala ito. Kreta GLS Silver. Yun, Kreta GLS White. So, yun. Yun yung mga promo namin. Staria, may discount din. Premium casting, meron. Ayan, may mga discount tayo ngayon. Sticker, mga ka-auto update lang. Magpagawa ulit ako. Naubos yung unang pagawa. Kasi, marami nang hingi ng sticker. Hindi ko na nga lang na-video yun. Pero marami nang nabigyan ng sticker. So sa mga may gusto pa, message nyo lang sa akin yung address nyo, papadala natin. Bago magpasko. Yun. Nagpa-print ulit ako eh.
How about the casting, sir? May available unit din po kayo? Yes po. Meron po tayong available na casting. Meron tayong casting na premium, color white. Tapos casting na hindi premium, color blue. Casting GLS. Yan. So, kung may mga promo na kayo, yan. Ayan mga promo pa rin tayo, H100, yun nga, available naman. Kung naghahanap kayo ng unit sa iba, dito available, pwede nating marilis. Kasi yung H100, medyo matagal marilis yun eh. Dito sa amin, available naman. So, kung gusto nyo marilis, this week, pwede. Pwede po nating marilis this week. Ang H100 natin. Ang init ng araw. Ayun. Available din ng sa geyser. Ay, mga ka-auto nga pala. Kung may hinahanap din kayong unit sa Toyota, pwedeng-pwede. Katulad nun yung nakarelease ako sa High Ace Commuter, ang daming unit na nahanap namin. Tapos ngayon, may for release ako Wigo. So, yun, unit pa rin, Toyota. Kung naghanap kayo ng Toyota, o kaya Hyundai, message nyo lang ako. Kahit saan, hahanap, i-release natin yung unit nyo. Diba? Tapos, yung promo, mga ka-auto, maganda ngayong Christmas na kayo bumili. Kasi by next year, baka maiba yung promo natin. Mawawala kasi yung mga subsidy. Ngayon December kasi magandang bumili. Kasi yung discount, malalaki. Naghahabol ng benta si planta, naghahabol ng kota. Bago mag Christmas party, may target sila na units, di ba? So maganda yung ibibigay nilang mga discount. Happy watching from Israel. Banatan mo naman ang kabayan. Banatan na naman kabayan dito. Sir Eduardo Ferrer, shoutout po, mag-iingat po kayo dyan. Speaking of Toyota, Sir Spa, pansin madalang lang ako makakita ng Innova Zenix na hybrid. Yes, sir. Si Zenix kasi, sir, actually, natatalo na siya ni Castin. Si Castin kasi, ang kategory niya ay minivan. Although, hybrid naman si Zenix, pero syempre, iba pa rin yung minivan ka, captain seat din, ang daming safety features, iba pa rin eh. Tingin ko natatalo si Zenix ni Castin. Shoutout po, Sir Eduardo Ferrer. Yun nga, kung saan man kayo naroon dyan sa Israel, mag-ingat po. Ingat po. Sana matapos na talaga ang gera dyan. Tuluyan na matapos ang gera natin dyan sa Israel. So, malapit na mag-Christmas. Sana maging okay na lahat. Magkaroon na ng peace, magkaisa na mga tao, sana maging okay na ang mga kababayan natin dyan sa Israel. So mag-ingat po kayo dyan, Sir Drag Ferrer. Merry Christmas to Atlas, Merry Christmas sa ating lahat, mga ka-auto. Sana maging okay po ang Christmas natin, pare-parehas, lahat po tayo. Sana sama-sama tayong maging masaya ang Christmas. Madali lang kaya maintenance yung casting, sir, kahit white interior siya. Sobra ako na-amaze yung una ko siyang nakita. Actually, sir, yung white kasi hindi ko masabi kung madali i-maintain. Depende po yun sa gamit, sa magiging gamit nyo. Ayun nga lang talaga, ang off doon kasi yung white, ang ganda naman kasi ng pagka-white ni casting, para ka nasa jet. Yun nga, hindi ko masabi na baka naman dumihin. Oo, normally yun, magiging madumi. Pero, covera nyo na lang din. I think, siguro, covera nyo na lang din ng black para yung stock na upuan niya, ma-maintain niya yung linis. Diba? Mahirap kasi na, nasabihin ko, madali lang po i-maintain niya. Nakitang-kita naman po natin putik. So, honest lang tayo dito. Diba? Nasa atin pa rin po, nasa paggamit pa rin po natin kung paano natin siya mamimaintain ng maayos. Tama po. Ayun.
Maganda naman talaga si casting. Sobrang ganda niya actually. Minivan, then 18 yung rim, then ang daming Ava speakers. Tama, nasa pag-alaga lang naman yung sir. Opo, opo sir. Yun nga, ayoko naman sabihin sa inyo para lang mabenta ko ngayon ng product ko. Eh, sabihin ko, hindi naman sir. Kahit po tayo po yan, sasabihin ko na madali naman po i-maintain. Hindi. Kahit ako, hindi ko masabihin. Kasi kung ako yung gagamit, baka madumihan din. Kasi may mga bata ako. Eh. Ganun eh. Case to case basis ko. Pero yun nga, advice. Pwede nyo siyang coveran pa rin ng white or black. Ganun. Or kada upo nyo, then check nyo na lang din. Siguro dudumi naman yan. 5 years, 4 years. Yan. Ang ganda, laki pa ng ano, ng infotainment, ng casting. Tapos ang daming ADA speakers, nakokontrol yung upuan sa harap, nagkakaroon ng, tawag dito, lazy boy sa harap, di ba? Ay, sa second row. Tapos yung sa second row, napagdidikit pa yung upuan, para pag magkasama kayo ng asawa nyo, o kaya girlfriend nyo, ididikit nyo yung upuan, so... Ang ganda ng casting talaga. Yung presyo niya, hindi naman nalalayo sa Innova. So, tingin ko, kaya ganun. Kaya medyo nahihirapan si Innova dahil sa casting. Diba? Kaya ako konti lang Innova sa NX dahil sa casting. Hybrid lang naman kasi yung pinagkaiba. Mas maganda pa rin yung mukha nung lumang Innova. Diba? Tapos yung hybrid... Tapos yun. Ayun. Promo natin kay Castine, parang 188 down payment lang po. Ang down payment natin kay Castine. Tapos, sa Stargazer, saka ang laki sir ng price difference niya compared sa Kia Carnival. Para sa akin, isa yun sa mga selling point ni Castine. Plus readily available. Yes sir, tama. Si Kia Carnival mahaba lang ng konti. Pero grabe yung presyo, 3 million. Si Castine 2 million 80 top of the line. Yun nga. 1.5 turbo tapos dual na yung sliding door, ang daming safety features. So sulit na sulit ang presyo niya. Doon pa lang sa safety features eh. Panalo na talaga 'to, 'di ba? Kahit naman sino. Ang bibili natin yung safety features, yung function doon sa casting, yung upuan niya, yung captain seat, yun nga ang ganda, may lazy boy, may sunroof, may moonroof. So ano pang hahanapin natin kay casting, di ba? 2 million 80 yung presyo niya. Naka captain seat ka, naka lazy boy. Nakakontrol mo yung upuan, i-adjust mo para maiunat mo yung paa mo. May sunroof, may moonroof, ang daming safety features, ang wide ng bintana, readily available agad, pwedeng-pwede nating makuha. Di ba? Sinatapat nila yung casting daw kasing ganda ng Alphard. Si Alphard, mas mataas lang ng konti yun kay casting, pero syempre, iba't iba tayo ng preference eh. Mababa kasi si Castine. Sporty kasi. Nakadesign yung tingin ko. Nakadesign siya sa mga nahihirapan umakyat doon sa second row. Kaya medyo mababa siya. Diba? Minivan. Kumbaga yung mga senior natin na nahihirapan umakyat. Doon hindi. Hindi siya mahihirapan. Tapos doon sa infotainment, magagalaw niyo yung mga gusto niyong magagalaw niyo yung upuan. May control doon. Ang kagandahan doon, yung power sliding door. Kapag may dala ka na grocery, tumapat ka lang doon, magbubukas yung pinto. Or, pwede nga ipagbukas ng driver mo, magbubukas yung pinto mo. So, makakasakay kayo, makakasakay siya, yung na grocery or may bit, makakasakay ng maayos. Pwedeng ipagbukas ng driver, pwedeng buksan niya, hawak niya lang yung susi niya, gamit yung smart power sliding door.
pag tumapat ka lang doon, magbubukas na yun. So, yun yung kagandahan ng Casti. Yun yung panalo niya kay Innova. Si Innova Zenex kasi, kayang-kaya yan tapatan ni Casti. Paano pa kaya kapag V6 ang nilagay dyan? Ha? Nakakamiss yung mga ganun na sa Rickers and Vans noon. V6 and V8. Yes, sir. Yun nga. Zenex. Zenex kasi, sir. MPV pa rin siya. So, hindi niya kayang tapatan yung features na meron si Casti. Diba? Walang power sliding door. Hindi mo ma-fulfill yung pagiging exclusive. Diba? Sa Innova Zenex, almost the same yung presyo pero walang features sa ganun. Ano lang? Hybrid. Diba? Eh, yung iba naman kasi sa atin, ayaw ng hybrid eh. Taas ang kamay dito lang gusto ng hybrid. Siyempre, doon pa rin tayo sa nakasanayan natin. Na manual na tumatakbo, gasolina or diesel, ganun. Unlike yung sa hybrid na nagpapatakbo ng may pros and cons dun sa hybrid. Diba? Maraming question doon. Paano kapag nasira yung battery? Paano pag nasira yung ganito? Ano mangyayari? Pero anyway, yung battery naman yun, 3 years yun. 3 years yung warranty. 3 years o ano? Sa mga ganun. Or 5 years, ganun yung warranty niya. So, yun yung mga pwede natin i-consider kay hybrid naman. So, thank you po sa 6 na nag-likes. Sa 5 viewers natin, thank you. Ano ba plano nyo ngayong Christmas? Ako, ano bang magandang ngayong Christmas? Ibo-vlog na lang namin kung ano yung magagawa namin this Christmas. Pag-iisipan pa namin. Kayo ba? Ano ba plano nyo ngayong Pasko? Yung promo namin, bago tayo sa plano, yun nga, meron tayong promo kay Stargazer. Free 5 months. Down payment ka lang ng 255 months na lang yung babayaran mo. Hindi na siya 5 years. Pag Stargazer Creta, 3 months naman po yung free. Kay Stargazer, kay Hyundai Creta. Yun, tapos meron tayong 8K down payment para kay Stargazer Premium. 1.7 down payment para kay Hyundai Creta. 1.7 lang, no? Naka-SUV ka na. Di ba? So, napakamura nun. Napakamura nun, mga kaibigan. Mga ka-auto. Kasi, 1.7 lang, maglalabas ka na sa sasakyan. Ligit pa. Yung iba kasi, nagpo-post ng 0 down, ng 8K down payment, 5,000, pero baka naman may hidden. Diba? Ito, walang hidden to. Totoo yung down payment namin. 1.7. Shoutout kay Sir Aldray Margase. Nilabas niya yung kreta niya. 1.7 lang yung kinash out niya. So, legit. Totoo. Hindi nga siya makapaniwala na 1.7 lang yung cash out. So, nung nirelease namin, ayun, naniwala na siya. Hindi na ako naningil sa kanya. Wala akong hiningil sa kanya na kahit ano. Sana nandito si Sir Aldray Margase para mapatunayan niya yun na zero down, as in zero. Binayaran niya lang TPL. Kaya nagkaroon tayo ng 1.7 kasi binayaran niya yung TPL. So yun lang binayaran niya, no? 1.7. Yung Stargazer, kaya natin yun ng 8,000. Pwede pa natin mapababa, basta premium. Ngayon, kung may approval kayo sa iba, transfer nyo na. Pero sabihin nyo sa ahente nyo kung bakit kayo nagka-transfer. Para naman, fair sa kanya. Siya nagka-approve, siya nagtrabaho nun. Bigay nyo rin siya ng importansya na sabihan nyo pa rin. Respeto pa rin na kaya lilipat ako kasi mas mababa to, may unit, may available na unit. So sabihin nyo pa rin. Mahirap naman yung basta na lang kayo lilipat sa akin. Ang hindi nyo sinasabi sa kanya. Ayoko naman makabenta ng syempre pusong ahente ako. The same time, pusong kliyente ako. Ayoko naman na transfer kayo sa akin tapos hindi niya alam. So parang mahirap kasi yun na parang
Nararamdaman ko kasi yun eh. Kina-transfer. Tapos, pagka-transfer, hindi naman sinabi ng kliyente sa ahente. So, masasaktan yung ahente. Ma'am, ako po yung tumulong sa inyo, sir. Ako po yung nagpa-approve ng account nyo. Ganon. I-consider nyo rin. Pero yun nga, kung tama naman po yung ano nyo, na mas maganda yung offer sa amin. Mas maganda yung marami kaming unit. Di ba? Mas maganda. Mas maganda sinasabi nyo pa rin talaga sa kliyente nyo. So yun, mga kaoto, yun yung mga promo namin, free 5 months, tapos free 3 months naman kay Creta. Meron din pala tayong promo, mga kaoto. Zero interest. Zero interest, as in zero. Magdadaan ko yung 20%, tapos 1 taon at kalahati, nyo lang babayaran, pero zero interest. Yun yung kagandahan. Magdadaan ko kayo ng 20%, tapos pwede nyo ma-avail lang, zero interest namin. So mga ka-auto, kung may question kayo, pwede nyo itanong sa akin kahit anong unit pa yan. Toyota, Hyundai, pwede. Pwede tayo doon. Kasi nagre-release pa rin naman ako ng Toyota. Actually, yun nga, nung nakaraan linggo, High Ace yung nirelease natin. Family friend. Kahit nasa Hyundai ako, gusto niya ng Toyota. Sabi ko, sige sir, kayo naman masusunod. Unit nyo yan eh, matagal nyo babayaran yan. Kung ayaw nyo ng Hyundai, pwede po, Toyota tayo. Ngayon, kung gusto nyo Hyundai, good. Kung gusto nyo Toyota, good. Walang problema yon. Kung ano yung masusunod, kung ano yung gusto nyo, yun ang masusunod. Diba? Hindi pa tayo mga kaoto. 7 legs oh. Thank you po. So ayan. Available namin dito sa showroom. Meron tayong Stargazer X. Meron tayong Stargazer Premium. Stargazer GLS. Staria Premium. Staria... Creta GLS. Then... Ito. Creta din. Na puti. GLS. Tapos, Creta din na, Stargazer, Staria GLS. Ito yung cargo. Cabin seater. Hindi cargo to, commuter. Ito yung pantapat namin kay The Content. High East The Content. Sarado pala. Yan. Yan yung pinagka, yan o. Yan yung pantapat namin. Yun. Oh. Ito naman yung Stargazer na 6-seater. Ito. Kung gusto nyo na ito, Son, Santa Fe, pwede. Castin, pwede. Wala na pala kaming Ion, mga ka-auto. Yan. May nagtanong sa akin kanina sa inquiry. Ion daw, accent, wala na po. Siguro maglalabas si Hyundai ng mga variant na pwedeng ipantapat kay Ion, kay Accent, yan, para makalaban kami kay Toyota. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, kung ano pa rin yung gusto niyo, kung Toyota o Hyundai, pwede tayo dyan. Yan. Mabalik tayo dun. Yun, no? Dumadami. Madami yung viewers natin, madami yung likes. So, thank you. Thank you po sa 8 likes. Shoutout po sa inyo. Thank you sa viewers, sa 5 viewers. Thank you po. Shoutout po kay Sir Ace York ng Laguna. Shoutout kay Biyaherong Gala. Kay Eduardo Ferrer. Kay Sir Eduardo Ferrer. Kay Sir Nigel Bargamento. Kay Sir John Reyes. Kay Sir Ronchi,
kay Sir Arico Vlogs. Shoutout po. Mag-ingat po tayo lahat. Ingat po. Maraming maraming salamat. Ayun mga ka-auto, kung may question pa kayo or wala na, pwede tayong mag-question dito, pwede kayong makipag-usap sa akin, comment nyo lang. Then, pwede. Kung may question kayo, sasagutin natin. Hindi. Unit ng Toyota, pwede. Alam ko, marami naman sa inyo. Hindi Hyundai lover, Toyota lover, yun, ganyan. So, kahit ano, pwede. Hyundai, Toyota, pwede tayo dyan. Di ba? I-assist ko kayo. Katulad nito, next week, may mga parelease ako. Vigo, Avanza, Vios X-E, Sir Petty po, Sir Deezer, sample. Hi, Sir Christian Poblete. Sample po ng ano? Computation? Or ano, unit? Yung kung unit po, meron po akong for upload mamaya. Pero eto, nasa tabi ko siya. Yan. Yan, Stargazer X. Ang difference niya, unit po. Yan. Eto, saktong-sakto katabi natin. Stargazer X. Two-tone with black color yung roof. Tapos, 17 yung inch. Ganda po talaga ng white. Ayan, katabi ko ngayon. White. Ang kagandahan kasi, kombinasyon ng black at white. Kaya lalong gumaganda si white. Ayan. May mga fender tayo dito. Ayan, ito. Tapos, yung bumper natin, kakaiba. Ito. Yan yung mga pagkakaiba niya kay Stargazer Premium. Yan. Yan yung mga wala kay Stargazer Premium. Ito si Stargazer X. Ang presyo nito, 1,348,000. Difference of 60,000 versus sa kay Stargazer Premium na 1,288,000. Yun, no? Thank you po sa 9 na likes at 5 viewers. Sir, question pa kayo. Magtanong kayo. Need pa po ba ng rain visor niyan? Actually, sir, mas maganda kung may rain visor. Kasi si rain visor, ang purpose niya is kung kapag mainit yung pinagparkingan mo, ibaba mo lang ng konti pag magpapark ka para pagpasok mo hindi na masyadong mainit. Pag umuulan naman, pwede mong patayin ng aircon at ibaba ng konti ang bintana mo para hindi pasukin ng tubig ang bintana mo. May rain visor tayo. So purpose po nun, Sir Henry, saan manufacturer ang Hyundai? Okay. Sir, depende po kasi sa unit. Si Stargazer saka si Creta, gawa po siyang Indonesia. Sir Henry, shout out po sa inyo. Yun, si Stargazer, si Hyundai Creta, gawa po siya kay Indonesia. Si parehas po ng gawa ng gumawa ng Avanza at Veloz. Si Staria, Japan. Alam ko Japan na. Yan. Katulad naman ni Hi-Ace. Si Tucson, si Santa Fe, Korea. Yan. Yon. Kung may question pa kayo, sasagutin natin. Pwede. Mag-question lang kayo dito sa comment section natin. Comment nyo lang. Diba? Shoutout din kay Miss Jacqueline Esteban. Ayun, lagi nakasupport ko yun. Paano po naganang electronic parking brake po? Electronic parking brake po, parang... Ayun, salamat po, sabi ni Sir Henry. Electronic parking brake. Ito, nandito tayo sa loob ng unit. Ito, sir, parang ano lang din si electronic parking brake. Parang normal na handbrake. Push mo, madi-disengage. Pero pag iangat mo, may engage ka. Naka handbrake na. Yan. So, ganun lang yung function niya. Yan. Handbrake. Ito, yung auto hold, kapag naka-neutral ka, iba kadalasan sa
automatic. Kapag inilagay mo sa ano, sa neutral pag traffic, tapos nilagay mo na sa park, aandar na. Etong auto hold na to, kapag nasa neutral ka at nilagay mo, ay sorry, nilagay mo na siya ulit. Nalito ako. Ang auto hold kapag nasa traffic at nilagay mo sa neutral, kapag nilagay mo na sa drive, aandar ka na. Tama? Comment niyo po kung tama or mali. Ngayon, ito naman, dahil may auto hold tayo, kapag naka-neutral tayo sa traffic at nilagay natin sa drive, hindi pa po aandar ang stargazer. Ay, sorry. Paano makikita malaman po pag hindi naka-on ang sasakyan? Paanong naka-on po? Then, yun nga, balik tayo sa parking auto hold. Kapag nilagay mo sa drive, hindi siya aandar unless kung lalagyan mo siya ng gasolina or ng selenidor. Sir, ano yung tanong mo? Paano malalaman kung naka-on or naka-off ang sasakyan? Ito po, naka-off tayo ngayon. Electronic parking handbrake, yon. Electronic parking handbrake, di-disengage mo, i-handbrake mo pataas. Pag di-disengage mo, sir, pababa. Yon. Yun yung handbrake niya. Dito ako sa Stargazer X. Baka may question kayo. Ano po ba yan? Nasagot ko po ba yung tanong niyo, sir? Yan. Ito yung bago sa 2024. Kapag ang Stargazer ay gray, 2023 po yung model nan. Ayun, thank you so much po. Sir Christian Poblete, shoutout po sa inyo. Wala pong anuman. Sir, yun nga, kapag 2023, gray to. Makikita niyo yan, gray. Pero pag 2024 na, is color black na po yan. Yun po yung pinagkaiba ng ano natin. Lahat po ng video niyo pinapanood ko po. Yes, thank you, sir. Huwag nyo na pong skip yung ads. Pampatanggal umay na rin sa mga videos namin. Salamat po, Sir Christian. Kahit na bulol-bulol ako mag-vlog, na at least napapanood nyo pa rin. Yun nga, huwag nyo na lang din pong skip yung ads. Malaking tulong po sa amin yun. Yun nga, kahit bulol-bulol, nakakapagbigay pa rin naman ako ng ano, ng information. Lahat po ng tanong nyo, sasagutin natin. Sir Christian, thank you po talaga. Then, ito, kung makikita nyo to, mayroon tayong power charge dito. Di, sir, maganda yung video nyo po. Ayun, thank you po, Sir Christian. Ito po, mayroon tayo ditong wireless charger. Kay casting, dalawa po yan, dalawang ganyan. Isa sa harap at isa sa likod. Then, meron tayong secret pocket dito. Ito. Yan, kay Stargazer X. Andito tayo sa loob ng Stargazer X, mga ka-auto. Yan. Silver trim, ito. Then, yun nga, ang daming safety features ng Stargazer, promise. Tingin ko, si Velos, matatalo nito si Velos kasi ang daming safety features nito. Ang dami sobra. Kay Velos, parang apat ito, labing isa. Labing isa kung isasama mo yung airbags, labing dalawa. Kung isasama yung camera, labing tatlo. Ang dami, daming safety features nito. ADAS features na talagang masasulit nyo. Kasi meron tayong lane keeping assist eh. Yung kapag nasa highway ka or SLEX, kapag nawala ka sa linya, kusa kang ibabalik ng Stargazer. Ganon, katalino ang Stargazer. Ang makina nito, IVT or Intellectual Variable Transmission. Napakatipid, napakatahimik. Parang nakapatay pa rin yung engine kasi sobrang tahimik niya. Ngayon, sabi ng client ko kanina, Stargazer X White. Yun, sir, kunin mo na. Available dito sa showroom namin. Sabi ni Sir Christian Poblete, Stargazer X White. Ganda naman kasi talaga. Tapos yun nga, sabi ng client ko, sir, thank you. Ang na-release ko sa kanya is Stargazer Premium.
Then tuwan-tuwa siya kasi ang smooth daw ng unit. Yung isa naman si Sir Bond Adepoin, sabi niya, "Sir, sobrang lakas ng power ng Stargazer. Nagbagyo kami, loaded kami, pero nilagpasan niya lang daw ang expander cross. Hindi naman sa sinisiraan ko ang expander cross. Pero client ko na mismo yung nagsabi na mahina nga daw ang expander cross." So yun, yun lang yung kwento niya. Pero sabi ko nga sa kanya, "Sir, totoo naman yun. Malaking factor yun. Siyempre, mas malakas ang torque, mas maganda, di ba?" Sabi ko, "Sir," tinanong ko siya, "naka normal mode ka ba or sport mode?" "Normal mode lang daw," sabi nung client. Nakakatawa, ang ganda ng kwento ng client. Hindi ko nga na siya na-interview. Kasi, hindi ko siya na-interview kasi, nagpapakarwa siya ako noon eh. Tapos sila may pupuntahan na. Bigla niya lang kinuwento. Sabi ko, "Sir, kamusta po?" "Ayun, sir. Nagbagyo kami, loaded kami. Si Stargazer nilagpasan lang ang expander cross." Sabi ko, "Talaga? Oh, sir, napaka-smooth." Sabi ko, "Naka-sport mode ka ba, sir?" "Hindi. Normal mode lang ako." Sabi ni Sir Bon Adipuin. "Sir Bon, shoutout po sa inyo. Mag-ingat pa po kayo kung saan man kayo naroon." Sinabi niya yun nung binigay ko yung previous niya. Yung hindi ko naibigay nung releases namin. Nung nirelease na namin yung sasakyan niya. So yun, kung may question kayo about sa Stargazer X, mamaya i-upload ko po. For upload po siya. Nireview ko siya kanina. Pero i-edit ko pa siguro mamayang gabi. Then by tomorrow, i-upload natin para sa mas magandang panonood nyo. Tapos, huwag nyo na rin i-skip yung ads. Pag manonood kayo ng videos namin, huwag nyo pong i-skip yung ads, please po. Parang awa nyo na. Malaking tulong po sa amin yun. Kasi the more na hindi nyo ini-skip yung ads, the more na nagkakaroon kami ng chance na magkaroon ng revenue na tinatawag dito kay YouTube. So please, sana huwag nyo na pong skip yung mga commercial namin, mga ads namin. Sana din po, pakifollow po yung Team Angeles page sa Facebook. Di po nag-upload doon ng mga units, minsan lang. Nag-upload ako ng para tungkol sa pamilya namin. Soon, siguro, mag-upload ako ng tungkol sa sasakyan naman. Sana. Pero sana paki-like po, paki-follow po yung page namin na yun. Paki-sabi po sa mga kaibigan nyo, paki-follow po. Yun. Thank you po sa ngayong araw, sa 10 likes, sa 6 viewers. Ang ganda ng live natin ngayon, marami nanood. Tuwan-tuwa na po ako doon sa mga dalawa, tatlong nanonood. Tuwan-tuwa na po kami doon. At least, di ba? Kahit nga lang po isa, tuloy-tuloy na po yun. Tuloy-tuloy ko po kayo bibigyan ng information kahit mag-isa lang po kayo. So maraming salamat po sa inyo mga ka-auto. Kita-kita po ulit tayo. Panoorin niyo po yung mga videos namin. Kung may gusto kayong unit, Hyundai at Toyota, message niyo lang po ako. Wala pong problema. Gagawa natin ang paraan yung Toyota units niyo kung ayaw niyo ng Hyundai. Siyempre, hindi ko naman po kayo mapupush sa Hyundai units namin. Gusto ko lang ipakilala sa inyo yung Hyundai units namin. Thank you, Sir Christian Poblete. Thank you po. Yun nga, gusto ko ipakilala sa inyo. Maaring nasanay na tayo kay Toyota, kay Mitsubishi, pero yung si Hyundai, subok na matibay si Hyundai. Kasi may mga Star X nga tayo na matatagal na. Hanggang ngayon, buhay pa si Star X. Tama? So, pinapakilala ko lang sa inyo yung brand ko. Ito din yung purpose kung bakit nag-resign ako sa Toyota para dalawang brand yung i-vlog natin. So kung may request kayo na unit, i-message nyo lang, i-comment nyo lang sa amin. Message nyo lang kami sa Facebook, Team Angeles. Profile picture namin, yung family picture namin. Then, ayun. Sasagutin namin. Dalawa kami ni Mrs. yung admin doon. So dalawa kami sasagot sa inyo. Kapag hindi ko nasasagot, si Mrs. ang sasagot noon. Kapag hindi niya kayang sagutin, i-message niya sa akin. So, maniwala kayo. Sasagutin po namin ang message niyo soon as possible. So, maraming salamat po mga ka-auto. Maraming salamat po.
sa nanood ng vlogs natin ngayon, ng live natin ngayon. Mag-ingat po kayong lahat. Try po natin mag-live hanggang sa matapos tong taon na to. So maraming maraming salamat po sa pagpanood nyo sa amin. God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po kayong lahat. Sir Eduardo Ferrer, mag-ingat po kayo sa Israel. Kayong mga viewers natin, mga subscribers natin, kung saan man kayo naroon, mag-ingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa panonood. Bye!